ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Amen! Forever glorified. Say, we say.
namin. First time visiting us. Kumain kayo naman. It's our first timer natin. You wanna talk to them? Oh, amazing God. Alam nyo, as we come to the house of the Lord and we celebrate recent Sunday, napakaganda na alalahanin natin na ang Diyos na ating sinasamba, na ang Panginoon na ating pinupuri, He is alive now and forevermore. Amen? Na naririnig niya yung mga panalangin natin. We are not coming to the house of God just to be entertained. We come to the house, kaya pumunta tayo sa tahanan ng Panginoon, narito tayo dahil gusto ng Diyos na maranasan mo siya. Amen? Na magkaroon tayo ng encounter with the risen Savior. We're not coming here just to experience a wonderful program, but we are here to experience the living God. Amen? Na gusto nating maranasan ang buhay na Diyos. Salamat sa Panginoon dahil may mga pangako siyang binitiwan. And can I just tell you this? Kapag ang Diyos na nako, kailangan meron siyang kapangyarihang tuparin ito. At ang kanyang pagkamatay sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapakita na kung ang kamatayan ay napagtagumpayan niya, lahat kaya niyang gawin. Amen! Kapag napagtagumpayan niya ang isang bagay na hindi natin kaya mapagtagumpayan sa ating mga sariling lakas, which is ito yung kamatayan, at napagtagumpayan ito ng Diyos natin, ibig sabihin, lahat ng mga pangako niya, tutuparin niya yun sa ating buhay. Amen! Kaya alam niyo, as we come to the house of the Lord, let us not just sing this song, but let us come to the Lord with our hearts expecting na tutuparin ng Diyos ang pangako niya sa buhay natin. Amen! And these are the promises of God. The Bible says, for all of God's promises have been fulfilled in Christ. Amen! Sabi yung mga pangako ng Lord, tapos na! Tinupad na sa pamamagitan ni Kristo with a resounding yes! And through Christ our Amen, which means yes, sabi doon, which means yes, assents to God for His glory. Kaya hanggang handa na po ba tayong tanggapin ang magagandang pangako ng Panginoon? Sino rito naniniwala ka kaya nitong gawin ni Lord sa buhay ko? Sino rito naniniwala ka na ito'y kagawin ng Panginoon at mararanasan natin ang mga pangako niya? Dahil siya'y namatay at muling nabubuhay, mabubuhay magpakailanman. Sabihin natin ang mga pangako ng Diyos. Sabihin niyo kami, God will bless the works of my hands. I will lend to many nations but will borrow from none. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice that is raised up to accuse me. These benefits I will enjoy. My vindication comes from the Lord. I will flourish like the palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever. So that's why I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health, heal my wounds, for by the stripes of Jesus Christ, I am healed. In the name of Jesus and through the power of your Holy Spirit. Lord, we are not serving a dead God. We are not serving a distant God. Even though you are so big and you are so great, you are the King of the universe. Thank you for you are personal to us. Thank you for we can have an encounter with you today. Salamat Lord dahil hindi lang kami dito para maranasan at manood ang mga magandang awitin. Narito kami dahil mararanasan ka naming personal sa aming buhay. Narito kami, Lord, at mararanasan namin ang pag
pagkilos mo sa aming buhay. Ang iyong dakilang kapangyarihan mararanasan namin. And Lord, as we come to your house, Lord, ang mga awiting ito, Panginoon, ay galing sa aming puso. Nagpupuri, nagpapasalamat dahil ang Diyos na pinagiging ko na namin ay buhay. Buhay ka, Panginoon. At lahat ng panalangin namin naririnig mo. Lahat ng mga hinihiling namin, kaya mong gawin. Sa iyong kanhuman, sasagot ka, Panginoon. Ang mapinitiwan mong promises, kaya mong tuparin sapagkat walang mahirap sa iyo. Kaya, Panginoon, nandito ang aming mga puso. We are praising and worshiping a risen Savior. A Savior who can save us. A Savior who can heal us. Who can deliver us. Who can change us. Patuloy kami sasamba sa iyo sapagkat dakila ka at tapat. Salamat, Lord, dahil napagtagumpayan mo na ang kamatayan. Napagtagumpayan mo na yung mga hindi namin kaya sa aming lakas. Kaya, Panginoon, kung nagtagumpay ka na sa krus, lahat ay kaya mong gawin. Matagumpay na rin kami, Lord, sa lahat ng mga laban sa aming buhay. Kaya ngayong oras na ito, maaaring pumunta kami rito ng maraming alalahanin, maraming kaguluhang naranasan. For the past week, ang daming problema, pagsubok, or maybe right now, ang daming gumugulo sa aming isipan. Lord God, we pray for the peace of God in our hearts, in our minds. Lord, hayaan mo na sa iyo lang kami. Bigyan namin sa iyo ang lahat ng aming attention. Ikaw lang ang aming titingnan. Ikaw lang ang aming pupurihin. Hindi na lang kasama ang aming katabi, Lord, but we will have a personal encounter with you, Father. That's why we pray for the power of your Holy Spirit. Fill this place with your presence. For in your presence, there is fullness of joy. Kaya, Lord, hayaan niyo po na maranasan ka namin ngayong oras na ito. Sa mga awiting ito, hayaan mo madagdagan ang aming pananampalataya. Hayaan mo na, Lord, maniwala kami sa mga pangako mo. At, Lord, maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Maraming salamat. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, at lahat ng mga awiting ito sa tanging isang pangalan na makapagliligtas. Sa pangalan ni Jesus, sabi ko pa kayo na amen!
Sinang tayo.
buhay. Maaaring sa pagbibigay ng oras, bibigay ng regalo, maaaring yun sa pagsasabi ng I love you. Pero kapatid, alalahanin natin, paano nga ba ipinakita ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin? Romans 5:8, God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Mahal na mahal tayo ng Panginoon at sa kabila ng ating mga karumihan, kalabisan, pagkukulang, pinili niyang mamatay sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At hindi siya nanatiling patay. Si Jesus ay muling nabuhay after 3 days. At nanatiling buhay kailanpaman. Amen! Sabi sa Romans 6:9, sapagkat alam natin si Kristo'y muling nabuhay at hindi na muling mamamatay, wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Amen! He is risen! Buhay na buhay ang ating Panginoon. Amen. So as we sing this song, let us remember Jesus' sacrifice and resurrection. Let us praise His name forevermore at hintayin natin ang Kanyang pagbabalik. He will return in robes of white. Let us fix our gaze in His face and be filled with hope and assurance that He will never die again. Hallelujah. Oh, praise the name of the Lord. Jesus bled and died for me. I see the wounds, He stands His feet. My Savior on the cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb. Hallelujah.
resurrection. Alam mo na yung istorya, tama po ha? But you know, when you go back in the time that Jesus was telling his disciples, I'm going to the Father. And you know the way. Sabi nung disciple niya, di ba, Lord, we do not know the way. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yung wika ng ating Panginoong Jesus. So the disciples were expecting him, Jesus, to bring the people, those who believe in him, to heaven. But you know what happened? Yung daan papunta sa langit, yung katotohanan ang tuturo at maraming ginawang mga himala. Suddenly, he was grabbed by the enemy. He was punished. He suffered. Ang daming pinagdaanan, pahirap at pasakit, and he died on the cross. Imagine the feeling and the emotions of the disciples. Wow, the Savior has died. It was Good Friday. Pero hindi natapos ang istorya sa Good Friday. Dumating ang Sabado. Bakit nga ba? Kailangan pa nilang maghintay. And imagine that Saturday morning until night, they were depressed, discouraged. They feel defeated. The Savior has gone. The good teacher has died. The prophet, the miracle worker is now dead. Kaya naman, ito'y napakagandang balita para sa atin. Sapagkat umagang-umaga nung araw ng Linggo, yung mga babae nagpunta sa lindigan, may dala silang pabango para ipahin sa patay ng Kristo. Pero hindi nila alam, hinawi na ng makapangyarihang Diyos ang batong nakatakip sa lindigan. And you know, this is so interesting. Bakit pa hinawi pa ng Panginoon? Para ang mga tao, ang mga nananampalataya sa Kanya, ay makapasok sa lindigan. So they can see that the Savior who was dead is now alive. Amen! Para maraming makita nila, why the open tomb? Bakit bukas pa yung lindigan? Bakit hindi na lang sinara ulit? Para makita natin na ang Kristong sinasamba natin, hindi siya patay, siya'y nabubuhay magpakailanman. Amen! And you know, as we come to the house of the Lord, God is inviting you. The Lord is inviting you to experience, to come and see that He is alive. To come and see that He can do great things in your life. To come and see that He can change and transform every life. Amen! Kaya lang dun sa pagpunta natin sa tahanan ng Panginoon, nararapat lang na siya ay purihin natin. Amen! Sapagkat walang relihiyon sa mundo na meron silang leader na namatay at muling nabuhay. Tanging si Jesucristo lamang ang nakagawa nun. At kapag nagawa nila ng Panginoon, kapag napagtagumpayan niya na ang kamatayan, lahat kaya niya naling gawin. Amen! Lahat kaya niya mapagtagumpayan. Maybe you're here today, you have a challenge in your life. Maybe it's a financial challenge, health challenge. Lahat ng yan, mapagtatagumpayan niya ng Panginoon. Amen! Kaya isang beses pa, awitin natin ito. When we say, praise the name of the Lord, let's praise His name, let's open our mouth, let's lift up our hands to the name who is worthy of our praise. Sige, bigyan natin sa Kanya yung papuri, yung pasasalamat at pagsamba. Ang sabi ng Bible, as we are invited, let us enter His gates with thanksgiving. Kaya meron pa kayong dalang pasasalamat sa Diyos. Meron pa kayong dalang pasasalamat sa Panginoon.
unang buhay sa ating Panginoong Hesukristo ay ang kapangyarihan na sa iyo at nasa atin ngayon. Kaya naniniwala ko, meron tayong kapangyarihan para magpatawad. Meron tayong kapangyarihan to say no to ungodliness. Meron tayong kapangyarihan para magbigay ng pag-ibig sa bawat isa. Kaya bilang patunay, mga kapatid, why don't we go around and greet one another? Kumusta ka? Created everything. May ari ng langit at lupa. Kaya mga kapatid, ito yung salita
salita ng ating Panginoon. Sabi dito sa Proverbs chapter 3 verses 3 to 4, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, then you will find, again, you will find favor and good name in the sight of God and man. Alam niyo mga kapatid, itong salita ng ating Panginoon, ito yung panghahawakan natin for the month of April. Kaya kung naniniwala ka sa salita ng ating Panginoon, alam mo, pag sinabi, pag dineklara, sabi nito, kung alin pinag-uusapan natin dito sa lupa, naririnig ng ating Panginoon sa langit at gagawin na at pangyayarihin na to sa ating mga buhay kung ito ay nananampalataya. Kaya hindi ko napapatagalin mga kapatid, for the month of April, tumayo ang lahat na niniwala, tumayo ang lahat ng nananampalataya, because this month of April, God will give us, this is the month of God's favor! Yung pabor ng Diyos ay magbubukas sa mga pintuan, walang sino mang makakapagsara. Yung pabor ng Diyos ay magbibigay sa'yo para ikaw ay mag-promote to elevate your life. Ang pabor ng Diyos ay magbibigay sa'yo ng protection. Saan ka mamapunta? Poprotektahan ka ng ating Panginoon. Mahaba man ang pila sa mga bills na binabayaran mo, may magbubukas na counter dahil may power ka ng Diyos. Saan ka magpunta? Makikita mo. Makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ang pabor ng Diyos ay nasa atin. Kaya kung naniniwala, sumigaw tayo ng malakas na amen! This is a favor-filled month, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat ng naniniwala, tumayo at nag-expect ng pabor ng ating Panginoon. Sige, makapunta na tayong lahat. Ano ba ang susi? Gusto ba natin ang pabor ng Diyos? Yes! Grabe yung favor ng Diyos. Kung yung favor nga ng tao eh, ang laki ng naitutulong ng nagagawa sa atin, lalo na ang pabor ng Diyos na nakapagbubukas na ano ba kahit sinong nagsara pag binuksan sa'yo ng Lord, walang makakapagsara nun. Para sa'yo lang yung pagpapala na yun. Kaya sabi dito, ano ang sikreto ng pabor ng Diyos? Paano ba natin makakamtan ng pabor ng Diyos? Sabi dun sa verse 3 ng Proverbs na binasa natin, let love and faithfulness never leave you. Itong dalawang to, mga kapatid, ang susi, yung pag-ibig natin at katapatan. Unang-una, yung pag-ibig natin kay Lord. Gusto nyo rin ba ng pabor sa inyong financial area? Na ang dami-daming babayaran, but isang drop lang ng pabor ng Diyos? Alam mo, mas greater to dun sa 1,000 labors natin. One drop of God's favor is greater than our 1,000 of labor. Ang dami nating babayaran, pero isang transaction lang, lahat ng mga utang mo bayad. Sa isang taon na pupunuin mo sa pagtatrabaho, isang drop lang ng favor ng ating Panginoon, lahat yun pwede natin makuha. Yan ang pabor ng ating Panginoon. Pero sabi niya, let love and faithfulness, yung pag-ibig natin unang-una sa Diyos, at yung mga katapatan natin, kung anong pinagkatiwala sa atin, kailangan kung maliit man o malaki na pinagkatiwala sa atin, kailangan na pagkakatiwalaan tayo. Huwag natin naalisin. Ganun din sa ating finances, mga kapatid. Kung mahal natin si Lord, susunod tayo sa Kanya. Kung mahal natin si Lord, magiging tapat tayo. At hindi lang isang beses magiging tapat, kundi tuloy-tuloy ang pagiging tapat natin. Lalo-lalo na sa pagbabayad ng ating o pagbibigay ng ating mga ikapu. Ang sinasabi sa tita ng ating Panginoon, ibigay niyo ang inyong mga ikapu. Kundi kubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang mga pagpapala. Kaya ready na ba kayo sa pabor ng ating Panginoon? Itaas na natin yung ating pag-ibig sa Kanya through giving at yung pagiging tapat natin sa pagbibigay. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang ito, sa mga ikapu na to, Lord God. And Lord, salamat sa iyong salita na itong month ng April, Lord, this is a favor-filled month para sa aming lahat na nanampalataya sa iyong salita, Lord God. Tulungan mo kami, Lord God, na patuloy na umibig sa iyo. Ikaw ang unang umibig sa amin, Lord, kaya kami patuloy na nakakapagbigay. Salamat din, Lord. Tulungan mo rin po kami matagpo ang tapat hanggang sa muli mong pagdating, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ikapo na to, mga love offering, ganun din sa building man namin na tuloy-tuloy ang construction, Lord. Salamat sa iyong kamay, Panginoon. Divine intervention.
na ibinibigay mo, pinapakita mo sa simbahan sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga kakulangan namin, patuloy itong nagpupuno, Panginoon. And Lord, hayaan mong maranasan namin ang pabor mo, Panginoon. Salamat po, Lord. Tinatanggap na po namin lahat ng pagpapala, lahat ng favor, Lord Jesus. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Thank you, Lord. God bless everyone. This is the month of favor. Thank you, Lord. Glory to God. Pagpapalang hapon po sa ating lahat. At nandito po ang men's ministry upang umawit ng pamagatay habang panahon. And thank you, Lord. Alam niyo po ba, mga kapatid, our main focus po sa gawain dito sa men's is to bring every man closer to God. And not only closer to God, but to be close to their families. Kasi yung ibang mga kalalakihan ay hindi rin kasama ang kanilang mga pamilya at dito, mga kapatid, as well as encouraging all these men, mga kapatid, in prayer and reading their Bible and encouraging to remove all the biases. Sapagkat alam niyo, kapatid, yung ating katawan is templo ng ating Panginoon. At sabi nga, mga kapatid, dito rin ay tinuturo ng ating Panginoon na tayo ay maging kawangis ng ating Panginoon. At kung ang mga kalalakihan ay ang head nila ay ang ating Panginoon, kaya dapat nating maging tayo ay maging Christ-like. At sabi nga, mga kapatid, sa 2 Corinthians 11 verse 3, Brother Henry. Sabi nga, ang unang lang gawin ko, ang nasa mabinsa, at yung talata. Ngunit, ang sumangawa ninyo, Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa, at ang Diyos naman, ang ulo ni Kristo. Sinasabi sa verse na ito na ang asawang babae ay kailangan magpasakop sa asawang lalaki bilang head of the family at suportahan sa mga decision making, at sa mga asawang lalaki naman bilang si Kristo ang sumasakop at aming head of authority sa lahat ng mga gagawin naming desisyon para sa aming pamilya ay nararapat lamang na itulog. At ipanalangin muna namin sa ating Panginoong Hesus na bigyan kami ng wisdom, knowledge, understanding at makita sa aming buhay at gawa ang liwanag ni Kristo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Glory to God.